Hi, for the vlog and show story. Sana mo ba kahit hindi na ako Catholic, mahilig pa rin ako magregalo ng mga ganito. Yan. Kasi yung regaluhan mo naman ay Catholic siya. So ano pa ba yung dapat mong iregalo? Mostly talaga kung anong meron ako na sa kaibigan ko. Kung saan ako ay nakikitulog, nakiki-wifi, nakikikain, yung bawa meron siyang bawa nagsabi siya na meron siyang sakit ng ulo ko. Ang ginagawa ko agad, bili kita ng gamot. Yun yung time na wala akong pera talaga sa bulsa. Pero pag nakarinig ako ng ganun salita, lumalabas na agad ako ng bahay niya. O bumili na agad ako ng Bio Jessic, ganun. And then ako naman, mahilig akong bawa kung anong meron ako na pwede ko ibigay, ibibigay talaga ako ng regalo. Kaya siguro hindi ko masasabi na ito ba ay pagtataas ng bangko o pagyayabang. More sa babae, tumitingin lang ako sa mata. Then pagkursinado akong babae, yung madalas nagpapa yung may salitang kalye, dumidiga. Kursinado ko talaga, papakilala, bigibigay regalo, and then hanggang sa makilala, meron ako, ang niligawan ko kasi babae, mostly talaga, ang pang regalo ko talaga, lagi ay ganito, yan, rose. Kasi yun yung para bang, mabait itong taong ito, yun yung point. Pero tsaka naman binubusog ka sa pagkain. Nagkataon na nung nagkahiwalay kami ng misis ko, ang lumabas na chismis, ginutom ko daw yung asawa ko. Number one reason, kapag gusto niyo talaga iwanan yung asawa niyo, number one na maganda daw na paraan ay huwag mo nang pakainin yung asawa mo. Hahanap yan ng ibang lalaki na magsusustento sa kanya o magpapakain sa kanya. And then kapag karamihan naman kasi na nag-aasawa, hindi naman talaga marunong tumindig sa sarili nila or hindi magpakalalaki. And siya sabi nga ng babae, yung asawa ko walang bayag yan, walang disposition sa buhay, mga ganun. And ganun naman yung babae, kapag yung babae, walang kwentang babae, mabaho ang puki niya, mga ganun ba sinasabi niya ng lalaki, kahit nga sa mag-asawa, kahit may pinag-aralan na wala, ganun sinasabi niya. Diba yung babauyin mo yung babae, ganun-ganun, kung ano sasabihin. Sa mag-asawa kasi, meron kasing tahimik ang babae, meron naman yung lalaki, parang bakla o napakaingi sa loob ng bahay. Meron namang babae, napakaingi naman, sobrang ingi, at ang lalaki naman, sobrang tahimik. And then, mas malala yung babae at lalaki, parang maingay. Kapag nagsama kayo, mga salita ang kabastusan na, yung mga bawa pa nag-aaway kayo, nagbabauyan na kayo, mga bastos na mga salita na nagmumurahan na, naglalaitan na, di ba, nangyayari talaga sa buhay yun eh. So ako naman, ang ginagawa ko kasi, more in talagang hindi ako nagpapakain ng talagang sa Jollibee, more in yung banana cue, turon, yung mga soft drinks, lagi yun, laging ganun. Nagkaroon ako ng girlfriend nung nagtatrabaho ako sa pumapasok ako sa Pasay. Sa hotel kasi, hotel yung tinutuluyan ko. And then doon ako napasok. Mayroon kasing school doon eh. So yung babae doon maputi. Mostly talaga konsenado ako sa babae yung maputi. And then mababa ang height. Kaya malaki ang suso, mga ganun ba yung tipo ko. And then, yung amoy, buho naman ito . And then, mahaba ang buhok. So, bibihira ako manligo ng babae maitim. Siguro, nung time na nagkaroon ako ng asawa, tapos nagkaroon ako ng girlfriend din. Girlfriend muna, sabi sa akin ng girlfriend ko, nung nasa, taga dito nung sa Quezon Province yun eh. Sabi niya, walang babae magkagusto sa'yo. So, parang na-challenge ako nun. And then, yun din yung nangyari sa napakinggan kong kwento dun sa naging kaibigan ko din na may edad na. Kasi yung time na yun,
ano ako, siyempre may trabaho din naman ako noon, naging empleyado din ako. So, ginawa ko, may pera ako, ang dami kong pera noon. Hindi ako naging bisyo ang sugal eh. Wala pala akong papatula eh, hindi mandahan ka lang, makaka-chicks ka na eh. Hanggang sa dumami ng dumami, puro pangit naman yung nakakasama kong babae, hanggang sa nagkaroon na rin ako ng sakit. Pero pangit, pero lahat yung mga chicks ko yun. At aminado naman ako kasi kung magsasalita din naman ako, ay ayun, nakakabunta ako ng mga beer house, yung mga ganun. Mura-mura lang kasi. Pupunta ako dun kapag medyo malapit na yung, bagang nasa oras ka na ng mga closing time na. Kasi yung pwede mo nang i-date yung babae. And then, sa lahat ng babaeng nakaka-date ko, mayroong babaeng pumuli sa pormahan ko talaga. More in talaga, naka-rubber shoes lang ako, tapos short na pantalon, tapos puting damit, and then, pabango. Pero, pag wala naman, simple, amoy lang naman yung katawan ko, amoy pawis din. So, amoy usok ng sasakyan. Yun lang, and for the vlog. And more in talagang, libre, hindi ako, basta libre pakain lang, mungurahan lang, at makaalala. And say, take care, and I miss you, I love you. Bye. Thank you for watching my vlog.